kanina sa pasyente. Kay Rochelle cap ko. Okay. Ano kayo na-observe? Yung lalaking guard ng 12 PM. Ako, nag-bike ako dito, napakainit kanina. Nakarating ako. Pero yung guard nakaupo lang dito, hindi nakarating sa pasyente. Kita-kita niya, pinasulat pa niya sa akin. Hindi ko kilala. So, ang mangyayari, yung naka-duty ng 12 PM na guard. 12 PM? Ha? Babae kasi naka-duty dito eh. Hindi. Nakaupo kanina dito yung lalaki eh. Anong itsura ba? Payat? Mataba? Medyo malaki yung katawan eh. Ha? Tapos may kausap siyang babae na guard rin. Hindi nakarating yung Rochelle cap ko. Inaasahan yun eh. Nasa paper bag yun eh. Ano pong paper bag? Brown. Tapos, andun yung pangalan niya, laki-laki. Laki naman sa akin yung iniwan, sir. Yung outgoing na guard na babae. Kasi yung lalaki na sabi mo, ano namin na monitoring. Huwag ang binigay niya doon, pero hindi na yung nurse. Baka kung naiabot niya doon sa nurse, baka lang hindi naiabot ng nurse. Hindi. Yung nurse, ang tanong na dito yung nurse eh. Sabi, wala raw... Ano eh, para sa kanya eh. Wala ko pong na-endorse sa akin. Itang yung radyo ko muna sila. Number 7. Sinang text sa'yo, sir? Hindi, yung anak ko. Hindi na-receive. Kasi... Pa-one-one naman dyan kung sino nakaka... alam sa pagkain doon ni ano? Kapo? Oo. Oh, okay, Kapo. Hey, sir. Kapasin Kapo ko. Kasi hindi ka... sa akin, sa pagkakataon ng brown. Ang saklat niya, baka naiabot na doon ng guard, hindi lang ginawa ng guard. So, pakicheck. Pero wala na rin kwenta. Tanghali yun. So, ano mangyayari sa pagkain? Sabihin ba, naglabuyo. Dito, madam. Yun na nga lang ang guard, naka... nakaupo na lang eh. Hindi. Nila na yung abo. Sige, ano, hindi na ko, pero i-check mo, andyan dapat yan, ha?